What's up, mga ka-EU? Ako si Roland Mendoza, ang may-ari ng page ng Tania 4-Wheel Drive QC sa Facebook. Ang target ko ay sell ng mga Tania products, mostly mga mini 4-wheel drive na 1:32 scale model. Ang Tania sa Pilipinas na nagsimula almost late in the 80s. Ang nag-boom yan, almost late 1999 sa Pilipinas. Nung pumasok ang captain ng Tania, which is yung Audi, doon halos nagkaroon ng follower ang Tania sa Pilipinas. Dahil mura ang Audi, dahil meron din siyang makina, mas naging affordable sa mga buyer na nasa mass base. Compared noon sa Tania na medyo pricey siya, tapos wala pa siyang makina. Almost ang golden age ng Tania sa Tania Capi nag-start in the year 2000 hanggang 2005. Lahat ng brand lumabas sa Pilipinas. Mostly Audi, Goki, GT, at iba-iba pang ibang brand ng mga China-based na Tania Capi. Spare part, naglabas din ng Tania Capi. Medyo pricey sa Tania, naging affordable sa mga mass base dahil may kopya tayo sa China. Gawa ng Audi. Nag-start ako as a racer ng Tania. Like any other young man at that time, maliliit na sasakyan, sa concept na parang siya bubuin, na parang isang tunay na kotse. Almost for 5 to 6 years naging racer ako sa lahat ng racing center around Quezon City. Nagtayo din kami ng mga sarili naming racing center ni early 2000 hanggang 2003. Kasama ko na si Michael Tan sa Sangandaan. Kami kauna-unahang nagtayo ng mga Tania racing center noon. Panahon na yon, medyo mahal ang mga racetrack. Nag-modify kami gamit ang mga alulod. Parang ginawa namin as a straight line para sa mga Tania. Doon halos kami nagsimula. Malaki ang puhunan noon ng sa mga racetrack dahil medyo kokonti pa noon ang parating galing China. At kung bibili ka naman sa Tania, original Tania, lalo mas mahal. Natigil ako sa paglalaro ng Tania almost 2011. Pero dire-diretso pa rin yung history ng Tania noon. On and off ang Tania. Doon yung experience ko sa paglalaro ng Tania, ginalit ko na from 2008-09 hanggang ngayon para maging dealer ng mga Tania as a reseller at para magbigay na rin ng mga payo tungkol sa paghano mag-set up ng Tania, kung paano ang karera at paano ang magiging forma ng pag-set up ng mga racetrack. Dahil bago pa noon ang Tania racing sa Pilipinas, actually wala tayong lahat alam sa kung paano i-set up ang sasakyan na mini 4-wheel drive. Lahat ay trial and error. Kung lumabas na part sa market, halos ginagrab natin, kinakabit natin. Hindi natin alam kung anong concept, kung pang technical, kung pang speed, o kung pang soft speed. Sa soft speed, ginagamit natin yung mga part ng pang high speed. Yung pang technical, ginagamit natin yung part ng mga pang soft speed. So minsan merong mismatch sa pagbuo ng Tania. Unti-unti, dahil hindi pa ganong uso noon ang Facebook, hindi natin alam kung paano siya bubuwing. Halos kapaan pa lang lahat ang mga player. Hindi ka kamukha ngayon na may YouTube na, so readily available na kung paano mo isa-set up ang Tania mo. Kung sa category ng speed, tech, or soft speed, or pro stock, or high speed. 2016, 17, 18, ito na matatawag ngayon ang golden age ng Tania. Kung babalikan natin ang golden age ng Tania noon, mga 2002, 3, 4, and 5. Sa lakas ng Tania,
almost all over the Philippines na ang ano, enthusiast ng mga Tamiya players sa Pilipinas ngayon. From Davao all the way to Baguio. Sa mga bagong enthusiast ng mini four-wheel drive nahihilig na rin sa ngayon. Nakikita nila sa mga, usually sa mga mall, sa mga karerahan. Kung gusto niyo mag-start ng Tamiya at kung kayo ay budget-wise lang ang hawak ninyo lang, start muna kayo sa stock race. Out of the box, pwede na niyong laruin ng Tamiya. So, may mga racing center na naging sponsor ng mga stock race. Kung makita niyo na magiging passion niyo na to, bandang huli, unti-unti pumasok na kayo sa Pro Stock o kaya sa Speed Tech. Medyo paghandaan niyo lang ang budget ng pagbubuo ng Tamiya. Usually, ang straight Tamiya, maaari kayong gumastos mula 3,125 kada unit. Kung ang racing center ay tumatanggap ng mga non-Tamiya unit, makakabuo kayo mula 1,500 hanggang 2,000 gamit yung mga Tamiya copy na spare part. Sa mga gustong mahilig, nahihilig sa Tamiya, ini-invite namin kayo na buksan nyo ang aming page ng Tamiya Four-Wheel Drive Museum. May mga unit kami na kits na available at reasonable prices. Spare part, meron din tayo niyan. Tamiya copy original at Tamiya copy na available galing China. Episode 4 ng Fake News. Bale, tinalakay natin yung Tamiya. So, ayon sa interview, pa golden age na ulit yung Tamiya. So, salamat Kuya Roland. At sa mga na-acquire naming knowledge, eto na. Tatabihin na kami buhay.